At di po ba totoo na ngayon eh pinapaimbestigan ninyo yung Subic Lab dahil yung kahon lang kahon na si Marcoleta na kumpare ko pa, kunyari kinumpare ako, kala niya siguro magpipresidente ako, gagamitin niyo ako, nagpakumpare naman ako dahil hindi mahirap mo hindi. Eh ngayon minumura kami ni Marcoleta, hindi ko na dapat pansinin yan. Yan ang demolition expert sa ABS-CBN. At hindi po ba totoo na yung mga tao yan, eh ngayon eh sinasabi, nagkaroon na ng yung mga medtechs namin, nagkamali raw sa Subic ng 40. Ano po ba ang kailangan natin gawin pag nakakuha ng test na ng PhilHealth ng tinatawag nating test sa bakuna sa kwan sa COVID? Alam po ba ninyo na nag-order kami ng rerun noon without your telling us? Automatic yan. Ang dami nila eh, 40 sa isang hospital. Galing sa isang hospital na pwedeng magkaroon ng COVID na nagkalat, yung pinag-uusapan natin, COVID and non-COVID, pwede magkaroon ang mga health workers ng COVID. Pero nagpa-examine sila, 4 na po yun, lumabas, sila ay positive. At nirecheck namin, ayan ang molecular laboratory sa Subic, nirecheck namin yan. At na-found out na positive. At pagkatapos ngayon, biglang sasabihin nito mga alipores ni President Duterte, ni Attorney Duterte, na itong ito raw ay mali at ngayon pinapa-imbestigan niyo kami. We're open, sir, because we report all the testing to the Department of Health and to the RITM. Is that correct, sir? Yes, Mr. Chairman, that is correct. Lahat ng positive, dire-report namin, di po ba? Yes, Mr. Chairman. Di po ba? Kami rin ang gumawa ng computer program para mapadala sa inyo at in-adapt nyo na at ngayon ini-improve nyo pa. Tama po ba yan? As far as I know, yes, Mr. Chairman. Thank you. So madali sabi po, mali naman po yung ginagawa nyo, Mr. President. Huwag nyo naman kaming ganyanin.